there are many versions of caldereta. Dumidepende yan sa region, sa family, sa angkan, or minsan, depende sa tao. O diba, grabe ang istorya ng kalderetang yan. This version that I'm going to share to you is my family's recipe. Ito ang kalderetang aking kinalakihan. May history, di ba? Bongga. So it's very, 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 very easy to prepare. Ayan tuloy, nabubulol na ako. Napakadaling gawin. And I'm sure many of you will say, ay, iba yung version ko, iba yung paggawa ko. Kanya-kanya talaga tayo, di ba? Kung saan version tayo masaya. Baka lang sakali na may matutunan kang bago. And for sure, masarap na masarap po ito. So I'm using a pressure cooker, no? Gagamit ako ng pressure cooker, but you can also do the traditional way ng pagpapalambot. Pwedeng sa ordinary kasirola, no problem. So first, I'm going to saute onion and garlic. And lagyan natin ng sibuyas. Pwede ka din gumamit ng white onions, no problem. So you saute onions, you saute garlic. Baka sabihin nyo, bakit inuuna mo yung onions, hindi yung garlic? Actually, kahit ano po dyan sa dalawang yan ang mauna, walang problema. But remember, ang unahin mo ay ang iyong sarili. Pasayahin mo muna ang sarili mo before anything else. Okay? So yan, kasi ipipressure cooker naman natin. So no problem. And then season it with salt. Okay, wait for it to brown a bit. I'm adding more oil. Alright, and then I'm going to put, this is finely chopped red bell peppers. So basically, gumagawa ka ng sofrito, no? Sofrito means parang gisa, no? In Spain, may bell peppers. Ito yung tutulong magbigay ng nice color, aroma, and tumutulong din magpalapot sa sauce ng kaldereta mo. Season it again with some salt. Okay, and then wait for it to brown. Yun ang sikreto, no, ng mga Espanyol. Yung sofrito nila, hindi mo naman susunugin. But the perfect term that we can use is caramelized. You want to caramelize it. Yun nagbra-brown, nag-go-golden, no? Yun ay indication na lumalabas na yung nice flavors, no, nung iyong gisado or ng sofrito mo. Alright, next, you can put your beef cubes. Pwede kang gumamit nung may konting buto-buto, pwede ka din gumamit ng baboy, pwede ka din gumamit ng manok. But of course, if you're using chicken or pork, wag mo nang i-pressure cooker. No, so this is just beef cubes. Approximately 3 kilos. Medyo may konting butal po yan. Hindi ko na binawasan kasi marami naman po kaming kumakain dito sa bahay. And then I'm going to season it with Lawrence patis to bring out the nice flavor. So isang kutsa mo muna to. Igisa mo muna kasama yung iyong beef. Mapapansin mo, no, malalaki yung cuts nung beef ko. Kasi kami naman dito sa bahay, ganito yung gusto namin, yung chunky. No, but of course, you can cut it into smaller pieces. Wala namang problema doon. Oh, ito, alam ko may tanong. Hinuhugasan po ba yung beef? No? Basically, if you read cookbooks or sa culinary school, no, hindi talaga nire-recommend na hugasan yung beef kasi nababawasan yung natural flavor pag hinugasan mo. But of course, depende kasi yan sa sitwasyon, o diba? Ang mga bagay kasi, kailangan kang mag-adjust depending on the situation, no? Para lahat ay happy. So for example, sa palengke ka bumili ng beef. Katulad ko, personally, mahilig ako sa palengke bumili kasi sigurado ako na fresh.
nadadapuan ng langaw, o diba? Pag nagchichikahan yung nagtitinda, tsaka yung customer, natatalsikan ng hindi dapat tumalsik. So of course, huhugasan mo lang ng mabilisan. And pagkahugas mo, to rinse any unwanted particles na napunta doon, itowel dry mo or gamitan mo ng tissue. Ganun lang po yun. Eh pero syempre, di ba, kung may farm ka at dun sa farm mo mismo kinakatayang ang baka, hindi mo na kailangan hugasan yun. So depende po kasi yun sa sitwasyon. O di ba, kanya-kanya tayo ng pinagdadaanan. O, so nasagot ko na ha. Ang sagot ay hindi oo, hindi-hindi, but depende sa iyong pinagdadaanan. O, di ba? So yan, igisa-gisa mo. And then, pag medyo yung labas niya ay naluto na yung labas, pwede mo na ibuhos yung iba mong ingredients. Okay, I'm going to put soy sauce. This is just plain soy sauce. Cracked black pepper. This is tomato sauce. I'm using tomato sauce. Kung gusto mo naman na may farm po ako ng ano ba tong tomato? Kamatis! Oh my God! Sa kachichika ko, I forgot! May farm po ako ng kamatis! O, diba? Pwede po bang fresh? Eh, di fresh. 2 cups na finely chopped. Walang problema doon. Tatanggalin ko po ba ang buto? Pwede mo tanggalin? Pwede mo din hindi tanggalin. Ako hindi ko na tinatanggal because ayaw kong ma-stress. No? And then I'm going to put beef stock. Wala akong beef stock, so gagamit po ako ng broth cube. So ayan, o kunwari, nagpapanggap na beef stock. Pero masarap din naman po yan. Yan po talaga ginagamit ko. So broth cube, and then water. You will see, no? Yung dami ng tubig na ilalagay mo is just enough to cover the meat. This is called braising. Ibe-braise mo lang siya. Just enough to cover the meat. No? What I'm going to do, I'm going to cover it. Patakpan ko. Okay? I-seal mo. And then again, if you're using a pressure cooker, hintayin mo muna yung bago mo simulan yung timer. So pag nagsimula siyang mag yung diba? You start the 1 hour timer. Wala kang pressure cooker, gusto mong traditional, 2 to 3 hours medium flame. Kailangan sarado po yung takip para hindi matuyuan. And every 1 hour, silipin mo, pwede mong haluin ng konti para siguradong hindi natutuyuan yung ilalim. So, i-pressure cooker natin to for 1 hour and then babalikan natin yan. So after 1 hour in the pressure cooker, eto na yan, malambot na. Remember ha, the 1 hour dito sa big chunks to. Kung mas maliliit yung hiwa mo, mga 35 to 45 minutes malambot na yan. You don't want to overcook it kasi masyado naman magiging sobrang lambot yung iyong meat, no? So the next step, pwede mong ituloy yung pagluluto dito. Eh, pero gusto ko medyo native ang style. So, ililipat ko siya dito sa aking taliyase. So, ilipat mo carefully. And then, ilalagay ko na yung aking potatoes. And then, I have here peanut butter and evaporated milk. Lagay mo din yung evaporated milk. For the peanut butter, i-dilute ko na dito. Lalagyan ko siya ng konti nitong aking sabaw. So, the peanut butter will help thicken the sauce as well. Pwede mo pang dagdagan tong peanut butter kung nakukulangan ka pa dito sa gusto mong mas lasang peanut. Ito talaga yung isa sa mga secrets. Etong kalderetang to, hindi talaga siya yung sasabihin mong standard. Tinuro lang ng nanay ko to sa akin. Medyo ayaw niyang lumabas today sa camera. Kasi nandun siya sa labas, nagga-garden. So, niluluto ko mag-isa. Hindi ko siya tatawaging nanay's kaldereta. Ito ang aking, ang kalderetang kinalakihan ko. Di ba, bongga? Ayan. So, the peanut butter. Kung nakukulangan ka pa sa
tomato flavor, you can put additional tomato paste. And this is garbanzos. I'm just using the canned garbanzos. I think lalagyan ko pa ng konti pang peanut butter, no, hanggang lumapot pa yung kanyang sabaw. Okay, put more peanut butter. Medyo tumigas na yung peanut butter ko sa pantry kasi I'm using the Pinoy style peanut butter. Nagkulang po ako sa halo. Kaya nagkaganyan. Okay, just put it there. And titikman ko na din siya ngayon, so I know if I need to do some adjustments. It's perfect. Lalagyan ko na lang siya ng konting sugar and a splash of patis. So let's season it with a bit of sugar, konti lang, because the peanut butter is already quite sweet. Splash of patis. And para iwas panis, kasi ang mga ingredients na nilagay natin dito, may peanut butter, may tomatoes, you put a splash of suka. And huwag mo munang haluin, wait for it to boil para hindi mahilaw yung iyong Lawrence suka. Alright, I'm also going to put red bell peppers. And, oh, eto, ewan ko kung naglalagay kayo sa kaldereta nito. Pero yung kinalakihan kong kaldereta, we put hard-boiled eggs na chinop-chop ng ganito. Ini-slice-slice. Okay? And tumutulong din yan, mas mapapalapot niya yung sauce. So, kung mapapansin nyo, yung sauce isa ngayon, medyo malabnaw pa. Hindi ko talaga pinapalapot ng todo yan because after putting, ayan, naku po, forgive me. Nakalimutan ko pong hiwain yung isang itlog. O, di ba? Hindi ba bonggang-bongga yung kalderetang yan? And look how tender the beef. So, dahan-dahan ako actually sa paghalo kasi baka madurog. O, so, ayan na yan. No? So, you just simmer it to let all the nice flavor combine. And then you see how tender the beef. Siguro next time, 55 minutes ko yung ano, para masyado naman naging malambot. But this still looks really good. And the sauce, habang lalamig po yan, mas lalapot po. So I let it boil for another 3 minutes para lang maluto yung bell pepper and mag-mellow down together lahat ng flavors. In terms of the seasoning, parang tama na po siya. Tamang-tama na po. Hindi ko na din ilalagay yung tomato paste. If you want it a bit spicy, pwede mo lagyan ng konting sili. Okay, so, the caldereta looks so bongga. Tikman na natin. So, the beef, the potatoes, the sauce. Ako gusto ko dito is may ano, yung madaming hard-boiled eggs. Ah, di ba? Look at that. Pwede mo din lagyan niya ng sili. And look how tender the beef. Nakita mo kung gano'ng ka-tender? Yung sauce muna. So good. The memories nito, kinalakihan ko, weekend ulam namin and isa sa mga favorite pulutan ng tatay ko. So magpapaluto siya sa nanay ko, pwedeng kalderetang kambing, kalderetang baka, minsan nga kalderetang, ano yon, bibe, kinakaldereta din nila, ganitong luto. And it's so, so good. Pero sarap. Especially the hard-boiled egg. Yung iba yung, parang ito is complete meal na. Pero syempre, masarap may kanin. Super tender nung beef. And it's also very delicious with pork. You can also use pork ribs. And of course, chicken. I think last year, may shinero ko yung
creamy white caldereta. Parang ganito, pero walang tomatoes and walang bell pepper. So, ano pa hinihintay mo? Huwag ka nang maghintay. Magpalambot ka na ng baka mo. Because this caldereta, ang aking kinalakihang caldereta, maiintindihan mo kung bakit ako lumaking napakahilig kumain. So, magluto ka na. Happy cooking, take care, and I'm going to see you all soon.